Good morning! Lalo-lalo na po sa mga nanonood ng video na to. Maraming salamat po kasi pinagbigyan mo ang sarili mo para makita ang napakagandang opportunity. Dalawa lang po yung pag-uusapan natin. Una, pag-uusapan natin magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin magandang negosyo. Pero mas maganda pag-usapan muna natin magandang produkto. Kasi naniniwala ako, pag merong magandang produkto, merong magandang negosyo. Pag merong magandang negosyo, merong magandang produkto. Ang kagandahan sa produkto na pag-uusapan natin is involved health. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang negosyo yung health? Kung isipin mo, magandang negosyo yung health. Pero alam ko, at the back of your mind, hindi ka sigurado kung talagang maganda yung negosyo yung health. Sige, pag-usapan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao yung health or sobrang importante? Bakit ko natanong? Simple, pag tinanggal mo yung health, may tao. Pag tinanggal mo yung tao, may health. Ngayon tatanungin kita, importante ba sa tao yung health or sobrang importante? Since sobrang importante sa tao yung health, nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo is health. Since tao po yung pag-uusapan natin, naniniwala ko ba kayo na ang tao may katawan? Oo naman. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao yung katawan or sobrang importante? Since sobrang importante sa tao yung katawan, what if napabayaan ng tao yung katawan? So, anong nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapaluktong, nagpapacheck up, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, anong binibili? Siyempre, gamot. Ang gamot, gastos hindi. Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginastusan ang sakit, anong nangyayari? Lumalala. Pag yung sakit lumala, anong nangyayari sa katawan? Nanghihina. Akala ng iba, yung katawan lang ang problema. Pero hindi nila alam, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang income. Pag apektado ang income, apektado ang pamilya. At alam mo kung ano isa sa naapektuhan? Yung pangarap mo. Sabi nila, madali lang daw kitain yung pera kapag ikaw ay masipag at matyaga. Opo, tama po. Pag ikaw ay masipag at matyaga, madali lang kung kumita ng pera. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo. The moment na magkasakit ka, mabilis lang din ubusin ng sakit yung pera mo. Lagi ko po itong sinasabi, aanin mo yung limpak-limpak na salapi kung punong-puno ka naman ng sakit. Since present yung sakit, ano ngayon yung gagawin mo? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko po, wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam mo kung bakit? Marami na pong kumpanya, marami na pong pharmaceutical ang nagtayo. At hindi naman po nila i-invento yung produkto na yan pag hindi kailangan. Kasi bakit? Kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mong sabihin sa akin, Louis, food supplement? Gastos yan eh. Opo, gastos po yung food supplement. Pero di ba nyo nang gagastos ako, at least healthy naman ako. Kasi bakit? Pag nagkasakit ka, pag bumili ka ng gamot, di ba gastos yun? Mas okay nang gumagastos ka na healthy ka kesa gumagastos ka na may sakit ka. Ngayon, tatanungin kita, anong mas gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka o gumagastos ka na may sakit ka? Di ba parehas na gastos? Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano kikita dito sa Dow Elegant. Alam naman natin na ang pagyaman na sa negosyo. Alam naman natin na ang kalimitan na nagiging successful is mga negosyante. Pero bakit hindi tayo nakikita ng business? Hindi po dahil sa kapital. It's all because of our mindset. Ano ba yung mindset ng Pinoy? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag nakagraduate ka, makapaganap ka ng trabaho. Wala pong problema sa pagtatrabaho. Kaso nga lang, pag nandun ka sa trabaho, you are only there to survive. Kung gusto mo ng time and financial freedom, dapat nasa business ka. At pag mag-business ka, kailangan mo ng kapital. Ano bang prinsipyo ng kapital? Pag malaki ang kapital, malaki ang kita. Pagka maliit ang kapital, maliit ang kita. Pag walang kapital, walang kita. Itong negosyo na ipapakita ko sa iyo, ang dikit-dikit lang ng kapital, pero pwede kang kumita ng malaki. Magkano ang kapital? 8,980 pesos only. Pwede mong sabihin sa akin, Louie, malaki yan. Yes, malaki po yan. Paggastos. Pero pang ininegosyo mo, maliit na yan. At pwede mong sabihin sa akin na malaki po kung walang kapalit. Ano ba yung kapalit? Number one, makakatanggap ka po ng 9,000 worth of products. Yung products, pwede mo pong ibenta o pwede mo pong gamitin. Pero I suggest, mas maganda gamitin mo muna. Kasi mahirap magbenta kung hindi mo pa naman
na nagamit. Number 2, magkakaroon ka po ng up to 40% discount sa lahat ng produkto natin. Again, lifetime discount. Ibig sabihin, one time ka lang naglabas, pero lifetime ka lang discounted. Number 3, magkakaroon ka pa po ng 100,000 personal accident insurance. Pang-apat, magkakaroon ka po ng personal webpage or yung tinatawag natin na ETC. Dito, magkakaroon ka ng username and password. Dito mo po mamomonitor lahat ng transactions ng negosyo mo 24/7. Kahit ito ay nasa ibang bansa, kahit sa Pilipinas ka, basta may data ka lang, may wifi ka lang, mamomonitor mo na yung business mo 24/7. Number 5, magkakaroon ka po ng ATM card. And doon mo po makukuha yung payout mo. Tuwing kailan yung payout ng tao elevate, hindi po siya monthly, hindi rin po siya weekly. Yung payout po ng ating company is daily. And pang-anim, magkakaroon ka pa po ng free business tools or brochure. Pang-pito, magkakaroon ka po ng offline and online training. Ang kagandahan sa online training, kahit nasa loob ka lang ng bahay, kahit nasa ibang bansa ka, importante meron kang data, meron kang cellphone, meron kang wifi, mapapanood mo na po yung mga trainings natin. And of course, magkakaroon ka pa po ng lifetime membership. And last, magkakaroon ka po ng inheritable business. Ibig sabihin, yung negosyo mo is pwede mong ipamana sa anak mo, sa asawa mo, at sa pamilya mo. Ang tanong, yung 8,980 mo, sulit ba o sulit na sulit? Siyempre, sulit na sulit. Paano kikita sa DAO LLC? Number 1, meron po tayong tinatawag na product retailing or pagbibenta. For example, yung 8 herbs ko natin, since member ka, mabibili mo lang po siya ng 2,100 pesos. At may bibenta mo siya ng 3,500 pesos. Ibig sabihin, kikita ka po ng 1,400 pesos sa isang box ng 8 herbs. Number 2, pwede ka pong kumita sa retail bonus. Paano kikita sa retail bonus? Simple lang, ang kailangan mo lang gawin, i-share yung opportunity sa mga kaibigan mo, classmates mo, kapitbahay mo, pamilya mo. Ang gagawin mo lang, i-share mo yung video na to. Pag sila ay nag-join, or sila ay bumili ng package ng worth 8,980 pesos, magkakaroon ka po ng 1,000 pesos. Example, ikaw po. I-share mo yung business kay kaibigan A. Kapag si kaibigan A nag-join, bumili ng package, magkakaroon ka po ng 1,000 pesos. Ang good news nito, hindi lang naman si A yung kaibigan mo. I-share rin yung business sa kaibigan mong si B. Si B naintindihan yung business, nag-join. Ang good news, ikita ka po ulit ng 1,000 pesos. Therefore, sa dalawang tao na nasunod mo ng business, ikita ka po ng 1,000 plus 1,000, a total of 2,000 pesos ang kinita mo po sa retail bonus. Number 3, pwede kang kumita sa dual group bonus. Paano kikita sa dual group bonus? The moment na nag-member ka sa DAO Elevate, magkakaroon ka po ng left and right sales force. At ang rule dito, pag meron isang tao sa left, isang tao sa right, bibigyan ka ng company ng 1,500 pesos. Good news! Yung friend A mo, nilagay mo sa left. Yung friend B mo, nilagay mo sa right. Ibig sabihin, ikita ka po ng 1,500 pesos. Bukod pa po sa kinita mo kanina sa ating retail bonus na 2,000 pesos, therefore, ang kinita mo po sa dalawang tao na pumasok sa'yo is 3,500 pesos. Maganda o napakaganda? Siyempre, sobrang ganda. Ito yung good news. Si friend A mo, hindi lang ikaw yung kaibigan niya. Si friend A mo nag-share ng opportunity ng business kay friend C. Si friend C nag-join, bumili ng package. Ibig sabihin, si friend A mo, ikita siya ng 1,000 pesos as retail bonus. Si friend A nag-share ulit ng opportunity kay friend B. Ibig sabihin, ikita ulit ng 1,000 pesos as retail bonus si friend A. In short, kumita siya ng 2,000 pesos sa retail bonus. Ito good news. Si friend A mo, meron din yung left and right sales force. The good news is, nag-match ba sila? Yes! Ibig sabihin, si friend A mo, kikita po ng 1,500 pesos sa dual group bonus. Therefore, si friend A mo, kumita rin ng total of 3,500 pesos. Tanong, fair ba yung business? Siyempre, sobrang fair. Ito maganda.
Si B, nag-share ng opportunity kay Friend E. Si Friend B, kikita po siya ng 1,000 pesos sa ETA bonus. Si B, nag-share ng opportunity kay Friend E. Si B ulit, kikita siya ng 1,000 pesos. And the good thing is, kikita siya ng 1,500 pesos sa dual group bonus. In short, kumita si Friend B mo ng 3,500 pesos kagaya ng kinita ni Friend A mo at kagaya ng kinita mo. Ang rule sa dual group bonus, every time na tumapasok na isang tao sa left, isang tao sa right, bibigyan ka ng company ng 1,500 pesos. Whether ikaw yung nag-share ng business o hindi ikaw nag-share ng business. So total, 1,500 plus 1,500, kumita ka ng additional 3,000 pesos. Maganda o napakaganda? Siyempre, sobrang ganda. Alam mo kung bakit? Tanong, ikaw pa ba ang nag-share ng opportunity kay Friend C, B, E, and F? Hindi na. Tanong, kilala mo pa ba sila? Hindi na rin. Ang tanong, kumita ka ba? Yes, kumita ka. Kaya ang ganda ng negosyo sa DAO LP. Ang tawag dyan is law of leverage. Ano yung law of leverage? It is the ability to multiply yourself, your time, your effort through other people. Ito po yung technique na ginagamit ng mga mayaman, bakit lalo sila yung mayaman. Technique na ginagamit ng mga negosyante, bakit mas lalong lumalago yung negosyo nila. Ang tawag dyan is law of leverage. Ang good thing, dito sa DAO LP, pwede mo nang may-apply ang law of leverage. Ang good news is, si C, B, E, and F, meron din kaibigan yan. Pag meron nakita yung system, isang tao sa left, isang tao sa right, bibigyan ka ng company ng 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang good news, yung DAO Elevate, nag-expand na po sa iba't ibang bansa. Example, meron kang napasali sa Hong Kong. Yung Hong Kong mo, dumami ng dumami ng dumami. And then, meron kang napasali sa Saudi. Nilagay mo sa right. Dumami din po yung nasa Saudi mo. Ang good news, kahit na sa Pilipinas ka, wala kang choice. Ikita ka po ng 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Maganda? O napakaganda? Sana na-educate kita sa marketing plan ng DAO LP. Pwede mong sabihin sa akin, Louie, gusto ko yan. Kaso wala akong pera. Good news, majority na naging successful dito sa DAO LP, nagsimula lang din sila walang pera. Meron tayong kasabihan, pag isang bagay, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. The main reason bakit wala kang pera ngayon, kasi last year, wala ka rin pera. Kasi ang resulta ng ginawa mong aksyon, desisyon, mong nakaraang taon, ang resulta niyan is yung ngayon. Ibig sabihin, pag hindi mo ginawa ng paraan na makapag-start ng business, makapagsimula sa DAO Elevate, baka sa next na pagkikita natin next year, ang problema mo pa rin is yung pera. Pwede mong sabihin sa akin, Lumi, gusto ko niyan, kaso mahihiyain ako. Alam mo ba na yung negosyong DAO Elevate is perfect para sa mga mahihiyain? Bakit? Ang gagawin mo lang naman is to share yung opportunity sa mga taong hindi nahihiya, sa mga taong walang hiya. Lahat ng effort, lahat ng trabaho nila, lahat ng income nila, good news, pasok din yun sa'yo. Kaya perfect ito sa mga taong mahihiyain. Pwede mong sabihin sa akin, gusto ko yan, kaso tamad ako. Alam mo ba, yung DAO Elevate, perfect ito sa mga taong tamad. Kasi bakit? Ang gagawin mo lang naman, mag-share ng opportunity sa taong masipag, ilagay mo sa left. Yung isang masipag, ilagay mo sa right. Good news, lahat ng sipag nila, lahat ng trabaho nila, lahat ng income nila, pasok din yun sa'yo. Gusto ko yan, kaso busy ako. Alam mo guys, wala naman taong busy. Depende na lang kung ano yung pinapriority mo. Ang tanong, busy ka saan? Busy ka ba payamanin yung sarili mo? Or busy ka ba payamanin yung boss mo? Well, kung nabibusy ka at nagbabago naman yung buhay mo, okay yan. Pero kung nabibusy ka ngayon at hindi nagbabago yung buhay mo, para sa akin, kung nabibusy ka sa negosyo ng ibang tao, di ba mas lalo tayong dapat mag-busy sa sarili nating negosyo? Maraming salamat. This is Louie Aldas Jr. sending you good vibes.